Magandang araw mga kaibigan, nandito ulit tayo sa panibagong kwento ng buhay. Bago tayo magsimula, ay huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe, like at bell icon para lagi kang updated sa bawat uploads ko. Ang nakaraan. Sa labis na sakit ng dibdib ni Elsa ay umalis na ito sa bahay nila kasama ang kanyang ina at tumuloy sa lugar nila sa Santa Lucia. Hindi mawari ni Miguel kung ano ang kanyang gagawin. Itinakwil na siya ng kanyang ina at ng kanyang tiyo Mael. Gayunpaman ay hindi siya mapakali at gabi-gabi siya nagbabantay sa labas ng gate ng bahay ni Elsa. At sa di kalaunan ay pumayag si Elsa na sumama ulit sa kanya. Narito ang 11 kabanata. Pagod na si Elsa, hindi lamang sa biyahe, kundi pati na sa komportasyon sa bahay ni Tiyo Mael at Lola Isinya. Ayaw pumayag ng matanda na magsama sila na hindi sila kinakasal. Hanggang sa makaalis sila roon ni Miguel, ay mukhang hindi pa rin ito natutuwa sa kapasyahan niya. Ngunit, napilitan na rin sumang-ayon iyon dahil kinampihan siya ng kanyang lola. Ang katwira ng lola niya, mas maganda nga raw sigurong huwag na muna sila magpakasal dahil sa mga nangyari. Kung gusto raw niya makasama ito, sa kabila ng lahat ay siya raw ang bahala. Ang sabi nito ay lumaki siyang walang ama at ayaw niya tumatulad sa kanya ang kanyang anak. Ang ina naman ni Miguel ay iyak lamang ng iyak. Halatang nalugod sa kanyang kapasyahan. Sinabi niya sa mga ito na nakapag-usap na sila ni Miguel. At mismong siya ang may nais na ganun ang mangyari. Malinaw sa isip niyang pinagtakpan niya ang lahat. Mas malinaw ang dahilan niya kung bakit hindi niya kayang maging dahilan para mapalayo ito sa mga kamag-anak nito. Wala na siyang pakialam kung magkahiwalay man sila parating ng araw. Alam naman niya, nasasapit din uli ang araw na iyon. Pero nais niyang kapag naghiwalay sila ay maging maayos ang buhay nito sa pamilya nito. Alam niyang hindi ito ang tipo ng taong makakatiis na walang ugnayan sa sariling anak nito. Hindi pa nga naisisilang ang bata ay ganun na kaagad ang pagmamahal niya rito. Lalo na kapag naisilang na iyon. At magiging napakahirap ng sitwasyon para dito kung parang pugante itong tatakas para lamang masilip sila mag-ina. Hindi niya kayang tiisin iyon. Hindi niya kayang tiisin na nahihirapan ito. Kapag nahihirapan ito ay para bang nadarama rin niya iyon. At ayaw niya madama iyon ng ganun kasimple. Salamat. Sambit nito nang nasa bahay na sila. Alam niya ang pagod na rin ito. Kitang-kita iyon sa itsura nito. Hindi na niya mabilang kung ilang ulit na nitong sinabi ang salitang iyon. Tumango lamang siya. Doon ako sa katabing kwarto lang sa iyo, Miguel. Para may sasabihin pa ito, ngunit hindi na at umiiyak na ito lamang na nagtungo sa kwarto. Pinikbit nito ang bag niya at dinala roon. Hindi pa kaagad ito umaalis doon kaya napilitan siyang itaboy na ito. Miguel, pakiusap. Gusto ko na sanang magpahinga. Oo, sige. Paano kung may kailangan ka sa gabi? Hindi ako imbalido, Miguel. Right? Inaantok na ako. Salamat uli, Elsa. Miguel, wala kang dapat ipagpasalamat. Ginagawa ko lang yun at iyon ang tama. Kung may ikinasamaman ako ng loob sa'yo,
yun yung hindi mo pagdamay sa akin sa plano mo. Samantalang sangkot ako. Sorry, Elsa. Kulang yun. Alam ko. Tama na yun. Binuksan na niya ang zipper ng bag at naglabas na ng tuwalya. Wala kang dapat ipag-alala sa akin, Miguel. Yung sinabi ko sa iyo kanina, ganun ang plano. Ang plano ko, na kapag naghiwalay na ulit tayo, ay sisiguraduhin kong hindi ka mawawala ng pamilya. Sorry talaga, Elsa. Hindi ko alam kung paano pa ako hihingi ng sorry. Yung hiya ako sa iyo, Elsa. Naiintindihan ko, Miguel. Nakakahiya nga ang ginawa mo eh. Pero naisip ko rin na pwedeng-pwede mo naman akong itanggi simula pa lang. Pero hindi mo ginawa. Pero kung ginawa mo yun, hindi ko alam kung saan na ako pupulutin ngayon. Bigayan lang tayo, Miguel. Salamat din sa'yo. At nagpasalamat ka na rin sa akin. Nagsorry ka na. Ayos na yun. Tumango lamang ito at tahimik na lumabas ng silid. Damang-damay niya kung gaano na sila kalayo sa isa't isa. At nagpapasalamat na rin siya rito. Sana kahit paano ay mabawasan ang pagtingin niya rito kahit magkasama sila sa isang bubong. Para pagdating ng panahon ay hindi na siya iiyak kapag tuluyan nang mapunta ito kay Lara. Kinabukasan ay nagtungo sila sa ospital. Nalula si Elsa sa mahal ng 3D sonogram na iyon. Hindi niya maunawaan si Miguel kung bakit kailangan pa niyon. Gayong ordinaryong sonogram lamang sana ay maaari na. Ang giit nito ay para daw makita na kaagad nila kung sino ang kamukha ng bata. Kitang-kita na nga sa monitor ang itsura ng bata sa kanyang sinapupunan. At labis siyang naaliw na makuha ang prints. Babae ang magiging anak nila. Malinaw na malinaw ang mukha niyon sa sonogram. Kitang-kita na ang tangos ng ilong nito. Alam niyang nag-iiba pa ang mukha ng bata sa paglaki, ngunit sa kuhang iyon ay tila kahawig niya iyon. Habang nasa loob ng sasakyan sila, ay ang sigla ni Miguel, ngiting-ngiti ito. Sabi ko na nga ba, babae? Ang mahal-mahal nito. Elsa, yan ang first picture ng baby natin, ikaw naman. Nais na niyang mahawa sa kasiglahan nito at napapangiti na rin naman siya. Yun nga lang, dagma pa rin niya ang distansya nila at wala siyang balak na tibagin ang pader na iyon. Araw-araw itong nagtutungo sa opisina at ang hula niya ay araw-araw din itong nakikipagkita kay Lara. Wala na siya dapat pakialam doon, ngunit kadalasan ay natatagpuan niya ang sariling iniisip kung nasaan na siya. O nasaan kaya ang dalawa? At ang katotohanang wala siyang magagawa upang alamin ay nakakapagpalungkot lamang sa kanya. Pagdating nito sa hapon ay babatiin lang siya nito. Ilang ulit siyang tinangkang kausapin nito ngunit matabang na sagot lamang ang isinusukli niya rito. Kahit pa nga isang bahagi sa isip niya ang nais nang lambingin ito tulad ng dati. Miss na niya ang dating samahan nila. Ang akala ni Elsa ay aalis na ulit ito, ngunit nanatili ito roon. Inalagay nito sa isang magandang frame ang print. Ang lahat ng kawaksi ay tinatanong nito kung sino ang kahawig ng bata. Ang lahat ay nagsasabing siya raw. Ngiting-ngiti naman ito na tila siyang siya. Mukhang walang balak itong umalis pa at wala rin siyang balak na magkipagngitian dito, kaya tumayo na siya doon.
Doon muna ako sa itaas. Bakit? Bakit? Masama bang umakyat? Magbabasa lang ako ng libro. Okay, sige. Nang makarating sa silid, ay nakatitig lamang siya sa kesame. Bigla ay parang nais siyang maluha sa biglang kahunghangang nakapa niya sa dibdib nito. Habang tumatagal, ay lalong tumitimo sa isip niyang palapit na rin ng palapit ang sandaling kailangan nilang maghiwalay. Una ay naisip niyang hihintayin na lamang niya hanggang sa bumaba ang hatol ng annulment ng lara na iyon. Hanggang sa naisip niyang wala siyang ideya kung kailan mangyayari yon at ayaw niyang magtanong. At kung matagal pa iyon, lalo lamang siyang mahihirapang kalimutan si Miguel. Siyempre, ay magkikita pa rin naman sila kahit nakapanganak na siya. Pero mas mahihirapan siyang kalimutan ito kung ganong araw-araw niyang makikita ito. At araw-araw ay makikita niya kung gaano kasarap mahalin ito. Napatawad na niya ito ng ganap. Mahirap para sa kanyang patuloy na magalit, lalo pat kitang-kita niya ang pag-aasikasa nito sa kanya. Tulad pa rin ng dati, ang kaibahan nga lang ng noon at ngayon. Noon ay inakala niyang mahal siya nito, kaya ganun ito kasikaso sa kanya. Ngayon ay alam na niyang likas lamang dito yon. At kung mahal man siya nito, iyon ay bilang ina ng anak nito, hindi bilang babae. Naisip na niyang marahil ay 2 buwan lamang sila ng baby sa Manila. Pagkatapos ay uuwi na din sila sa Santa Lucia. Sasabihin na lamang niya sa lahat na wala siyang pagtingin kay Miguel at hindi niya kayang makasama at pakasalan ito kahit iyain pa siya. Sasabihin niya kay Miguel na iyon na lamang ang sabihin nila, nang ganon ay hindi na ito masisipa. Alam niya, sa tatakbo ng panahon ay mababawasan ang pagkikita nila, lalo pa kapag nagkatuluyan na ito at si Lara. Pero siguro naman ay darating din ang lalaking para sa kanya talaga. Salamat na rin talaga kay Miguel dahil dito ay matitikman niya ang buhay na sa pangarap lang niya naranasan noon. Sadyang ganun lamang marahil ang buhay. May mga taong darating at aalis din. Ganun lamang ang papel ni Miguel sa buhay niya. At ganun din ang papel niya sa buhay nito. Inabot na niya ang isang librong matagal na niyang sinisimulan, ngunit hindi niya matapos-tapos. Parati ay nabablangko siya habang nagbabasa. Sa pagkakataong iyon ay pinilit niyang basahin iyon. Nabasa niya sa isang magazine na napatotohanan na raw ang pagbabasa at pagkikinig ng classical music ay malaki ang matutulong sa paghubog ng talino ng sanggol. Napangiti siya at hinaplos ang tiyan niya. And I feel that I am a man. And I feel that man is a very important thing. Maybe more important than a star. This is not theology. I have no bent towards God, but I have a new love for the glittering instrument, the human soul. It is a lovely and unique thing in the universe. It is always attacked but never destroyed, because thou mayest. Napatingin siya kay Miguel, bumiti ito sa kanya, kaya pala may marka ang bahaging iyon ng libro. Tanda nito iyon. Pumasok ito sa silid at automatikong naupo siya, tumabi ito sa kanya at umisod naman siya. How do you find it? Tanong nito. Hindi ko pa tapos. Paborito ko yan. I have 3 copies. Actually, I read that last week. Sabi ni Steinbeck, may mga choices tayo sa buhay,
Binigyan tayo ng karapatang mamili. The way is open. Ikaw. Anong dahilan mo sa choices mo? Talaga bang ginagawa mo lang ang tama kaya nandito ka ngayon? Hindi niya maturol kung bakit kailangan pa nitong ungkatin ang bagay na iyon. Tumikhim siya at isinara ang libro. Inaantok na ako, Miguel. Gumiti ito ng matipid. Bakit ayaw mo akong sagutin? Bakit mo pa naitanong, Miguel? Dahil gusto kong malaman. Nagbuga siya ng hangin. Anong gusto mong isagot ko sa iyo? Kung nakukonsensya ka, huwag ka nang mag-abala pa. Ikaw ang tatay nito. Hinaplos niya ang tiyan niya. Kung hindi ko ito ginawa, hindi ka naman pwedeng iwasan habang buhay. Natuto lang akong maging praktikal. Aktong tatayo siya nang agapin nito ang braso niya. Stay! Let me read some more to her. Tumango na lamang siya at hinayaan ito. Binuklat nito ang libro at nagpatuloy sa pagbabasa. Inilapat nito ang tenga nito sa tiyan niya. Napangiti siya nang sumipa ang bata. Mukhang masigla ang bata sa tuwing hinahaplos ng ama nito. Hindi kaya galit sa akin, Elsa? Sa tuwing narinig niya ang boses ko, naninipa siya eh. Natatawang nilingon siya nito. Sa ilang sandali, ang tanging nais niyang gawin ay ikulong ang mukhang iyon sa kanyang mga palad at hagkan ang mga labi. Sabihin naroon siya sapagkat mahal na mahal niya ito. Siyempre ay hindi niya ginawa iyon. Nag-iwas siya ng tingin. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Nadamay niyang umangat ito ng pwesto sa tabi niya. Napilitan siyang lingunin ito. Halos maglapat na ang kanilang mga labi.